Review tayo ngayon. Kimco X-Town CT300. Naimbag nga daw mga lakay. Pag-uusapan natin ngayon ang isang motor na nag-i-exceed sa expectations natin mula sa isang malaking maxi utility scooter. Gagawin nating straightforward ang review na to. Performance, convenience, comfort, Kimco X-Town CT300 is surprisingly delightful. Natural lang naman na kapag nakita natin ang specs ng isang motor, may expectations na kaagad tayo. But this scooter is even better than I expected. Sasabihin ko mamaya kung bakit ko nasabi yan. Nung una ko siyang masakyan, ito ang nasabi ko sa sarili ko. Patawin natin. Woo! Sarap! Gimasen? Kuya ngarag! Matagal na rin naman akong nagmamaneho ng motor. Una ako nakapagmaneho ng manual noong grade 4 ako. Ipinuslit ko yung tricycle ng airpot ko. Magsasampung taong gulang pa lang ako noon. At mula noon, sa dami ng motor na nasubukan ko na, masasabi ko na sa scooter ako pinakamaraming karanasan. At base sa preferences ko bilang isang scooter rider, masasabi kong kung ibabase sa kategorya na kinabibilangan niya, ang Kimco X-Town CT300 ay halos walang kapintasan. Pag-uusapan natin yung looks niya mamaya, silipin muna natin yung specs. Sabi, big watt kung big watt, 300cc. Narinig niyo sa footage na yon na 300cc ang binanggit ko. Pero actually, on paper, 276cc lang siya. Fuel injected, liquid cooled, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam. Napansin ko kaagad na ang haba ng tambutso niya. At sa sobrang haba, sinakop niya yung part kung saan natin nakasanayang makita yung cooling fan ng mga scooters. Yes, wala kang makikitang fan dyan. So hinanap ko kaagad. Nakita ko yung radiator niya sa bandang harapan, protektado ng mesh cover para maiwasang matalsikan ng medyo malalaking debris. Dyan sa likod ng radiator na yan makikita yung fan. At ang fan na yon ay battery operated. Hindi yung nakasanayan nating cooling fan na sumasabay lang sa ikot ng magneto. Sa X-Town, kusang iikot yung fan kapag kailangan. Syempre base yan sa engine temperature niya. The engine can produce a maximum power of 17.1 kilowatts at 7,500 RPM and a maximum torque of 22.44 Nm at 6,500 RPM. Mamaw, di ba? Oo, sa ating mga nasanay sa small displacement, mamaw na yan. Front suspension telescopic fork, rear suspension twin telescopic coil spring. May dalang sorpresa ang suspensions niya na mas pag-uusapan natin mamaya. Yung mga gulong, 120 over 70 sa harap at 150 over 70 sa likod. Parehong tubeless at 13 inches ang diameter ng mags. Gaya ng sinabi ko kanina, halos walang kapintasan ng scooter na to. Pero kung magiging metikuloso ako, sa mga gulong siguro ako may konting reklamo. Pero minor lang yan. At pag-uusapan natin din yan mamaya. Front brake, hydraulic single disc with triple piston caliper. Rear brake, hydraulic single disc with dual piston caliper. Yung mga ilaw, headlight, taillight, signal lights, lahat LED. Zero bombilya ang scooter na to. Well, sa price range pa lang niya, inaasahan na natin yan. Yung seat height niya, 5'8 ako, at hindi ito ang motor na nasakyan ko na may pinakamataas na seat height. Pero dito ako pinaka nakatingkayad. Halos dulo na lang ng daliri ng mga paa ko yung umaabot sa sahig. Dahil yan sa lapad ng motor. Mapapabukaka ka kaya mas lumalayo ang mga paa mo sa sahig. Kung pinagkaitan ka ng height, pwede ka pa rin naman dito. Kailangan mo lang ipatabas yung upuan tapos umupo ka sa bandang harapan. Yung dashboard, full LCD digital panel display. Dalawang bilog sa magkabilang gilid at isang medyo kwadrado naman sa gitna. Sa left hand side ng handlebar, basic lang. Nandun yung switch ng passing light, turn signals, horn button, at high and low beam selector. Sa right hand side naman, dito maraming buttons. Integrated na sa engine start switch yung hazard switch niya. Itong selector switch na to, kapag nasa M, kinokontrol ng mga buttons na to yung bilog na panel sa bandang kaliwa. Makikita dyan yung speedometer, RPM counter, odometer, battery voltage, body temperature,
atmospheric temperature at engine temperature. At kapag nasa N naman, kinokontrol niya yung bilog na panel sa bandang kanan. Dito integrated yung Nudo app na similar sa Y-Connect app ng Yamaha. Connect mo yung smartphone mo and have access to additional features. May mga downloadable features yan eh. Nandyan yung clock, RPM counter, navigation screen. Ituturo niya rin sa'yo kung nasaan yung pinakamalapit na gas station at may iba pang features. Customizable din ang wallpaper niya. Sa right-hand side naman, sa harapan ng rider, walang bulsa. Doon nakalagay yung susian. Basic lang ang susian nito. Doon na rin binubuksan yung seat compartment at yung gas tank. Ang fuel tank capacity niya ay 10.5 liters. Malayo-layo na rin yan. Hindi ko to nasubukan pero base sa may-ari, 34 to 35 kilometers ang tinatakbo niya kada isang litro. Well, malayo talaga mararating ng 10.5 liters mo. Sa left-hand side, may bulsa. Malawak pero hindi naman kalaliman. Sa mid-part ng handlebar, sa ilalim ng Kimco logo, may USB port. May ipitan din ng USB cable para hindi mahugot or umalog yung nakasalpak na USB cable. Malaki rin ang underseat compartment niya. As reference, kasya ang isang large size full face helmet. At take note, hindi mo na kailangang ibaliktad para maisara yung upuan. At may hati yan sa gitna. Pwede mong tanggalin in case kailangan mong gamitin yung buong espasyo. Yung upuan nga pala nito hindi spring loaded, pero kusa siyang bubukas kasi meron siyang gas lift. Yung floorboard niya, spacious. Ang lawak talaga. Kahit mahaba ang tuhod mo, kasyang-kasya ka dito. Ma, pwedeng papamute muna ng TV? Pwede ding itaas yung mga paa mo na gaya ng ibang maxi scooters. At dahil open yung gitna ng floorboard, convenient siya talaga. Pwede kang maglagay ng pinamalengke mo sa unahan. Actually, ayon sa may-ari, kasya ang maliit na case ng Red Horse. Alright, yung tapakan ng angkas, dipindot. Okay. Nakita na natin kung anong meron si X-Town City 300. Performance naman tayo. Surprising ang motor na to. Oo, 276cc siya. At dun pa lang, nag-i-expect na tayo ng malakas na power output. Medyo malaki ang displacement eh. Kung power to weight ratio ang pag-uusapan, sakto lang naman yan. 189 kg siya. Gumamit tayo ng reference. Para kang nakasakay sa NMAX na may angkas na 62 kg sa likod mo. Nung nagamit ko siya at tumatakbo na ako ng medyo mabilis, susubukan ko sanang biglang idiin yung sinilyador. Kaya lang, nasa kalahati pa lang yung pihit ko, pakiramdam ko aangat na yung harapan. Well, hindi naman talaga basta-basta umaangat ang harapan ng mga scooters na all-stock kasi naka-CVT. Bago umangat yung harapan, nakaakyat na siya sa mas mataas na gear ratio eh. Pero yun yung sensation eh. Woo! Sarap! Parang naiiwan yung kaluluwa ko. Natakot ako kaya binawasan ko kaagad yung pihit ko sa sinilyador. Madami kasing sasakyan sa lugar kung saan tayo nag-test drive. Sa unang piga, kung yung laki ng makina ang pagbabasihan, parang konserbatibo yung take-off sa mababang RPM. Hindi siya biglang dumadamba. Hindi kagaya ng ibang scooter na medyo malaki ang displacement na kahit mababaw pa lang yung diin mo sa sinilyador, eh dumadamba na. Nanggugulat na. I think sinadya yun ng Kimco para maging friendly ang scooter na to sa mga first-timers sa ganito kalaking engine displacement ng motor. So ayun na nga, nung unang usad ko, akala ko konserbatibo siya overall. Hindi pala, halimaw pala. Well, pwede nyong sabihin na syempre, 276cc yan eh. Pero lakay, para sa isang 276cc na Matic, hindi ko talaga inaasahan yung throttle response niya sa lahat ng RPM rate. Sa low man, mid o high RPM, responsive talaga. Walang part na malamya. Di ba may mga scooters na pag medyo mabilis-bilis na yung takbo mo tapos idiniin mo parang ang tagal bago niya mag-cope up? Kung 276cc yan tapos manual, di na ako masusurpresa kung magre-respond siya ng ganon sa bawat pihit ng sinilyador. Kaso CVT eh. Kaya medyo nasurpresa ako. Yung timbang niya nagko-complement sa balance niya. Well, aaminin ko, pag nakahinto, ramdam mo talagang mabigat siya. Mag-lean lang siya ng 15 degrees, ilalagay mo na yung buong lakas mo sa isang paa mo kung saan siya tutumba. Pag tumatakbo na, ramdam mo yung bigat niya pero hindi siya pabigat. Teka, medyo nakakalito yata yung pagkakasabi ko ah. Ang ibig kong sabihin, ramdam mong idinidiin ka ng timbang niya sa kalsada. Good yon for stability. Pero yung bigat niyang yon, hindi challenge sa kanya. Hindi siya underpowered. Total na pag-uusapan na rin lang yung timbang. Mabigat siya pero madali siyang i-center stand. Minsan nga pakiramdam ko parang mas madali pa siyang i-center stand kumpara sa NMAX. Hindi ko actually naging problema yung bigat niya. Pero ang naisip kong magiging problema ko ay yung lapad niya. Ang lapad kasi ng motor na to eh.
dambuhala talaga. Subukan nating ipasok sa medyo mataong lugar at tignan natin kung paano, kung gaano siya kadaling i-maneuver sa kung saan may traffic na tao o traffic na sasakyan. Susubukan ko sanang ipasok siya sa kalsadang matao para masubukan ko. Kaso may nakita akong checkpoint sa bandang unahan at dahil kalalabas lang ng motor na to sa casa, di na ako dumiretso kasi wala pa yung necessary papers. Baka maabala pa ako tapos maabala rin yung may-ari. Masarap siyang i-banking, kapit na kapit. Sarap i-banking, men! Hindi lang yun dahil sa lapad ng mga gulong kundi dahil din sa sapat na diin sa kalsada na dulot ng timbang niya. Walang kakaba-kaba. Pagdating sa mga gulong, dahil malaki naman yung displacement, mas maganda sana siyang tignan kung ginawa nilang 14 inches yung diameter ng mags. O kaya naman mas nilaparan nila yung tires. Well, sa looks lang naman yun. Anlaki kasi, tapos medyo kulang sa laki yung gulong. Malapit-lapit na rin siya sa pagiging Johnny Bravo. Okay, sa preno. Maganda yung response ng mga preno niya. Yung mga preno, gaya ng inaasahan, kapit agad, kagat agad. Parehong disc brake eh. At yung preno niya, hindi ka mabibigla. Subukan natin i-preno ng likod lang ha. Okay, ang ganda ng response. Ramdam na ramdam mo yung ABS. Kumapalag. Sa harap, subukan natin. Okay. Okay din. Subukan natin ang sabay. Superb! Superb! Panalo! Sakto lang din yung sensitivity. Hindi ka bibigla yung idukdok, pero ihihinto ka rin kaagad kapag kailangan mong huminto kaagad. Ang concern ko lang sa mga calipers niya, hindi single piston. Well, don't get me wrong, maganda ang DN kapag ka mas marami yung piston sa caliper. Well, maganda yun kapag bago pa, para ma-ensure na pantay ang lapat ng brake pad sa disc. Pero pag lumuluma na, may chance na mag-stack up yung isa o dalawang piston sa caliper tapos yung isang side lang ang dumi-DN. Pag umabot na sa ganong punto, hindi na rin pantay ang lapat ng brake pad sa disc. Na-encounter ko na yan sa motor ng kaibigan ko pero syempre, dyan na pumapasok yung proper maintenance. Doon naman tayo sa upuan. Malambot. Actually, isa to sa pinakamalambot na naupuan ko. Ang kagandahan pa, makapal talaga siya. So kahit sobrang lambot niya, tapos mabigat ka, hindi sasagad ng wet packs mo sa ilalim ng foam. Ang sarap din niyang angkasan. Nung una, inaasahan kong mangangalay ako dahil sa lapad niya. Pero nung umangkas na ako, komportabling-komportable ang posisyon ko. Para sa akin, mas nakakangalay umangkas sa NMAX version 2 pagdating sa mahabang ride. Ang hirap nga lang niyang sampahan pag aangkas ka. Ang lapad na, ang taas pa ng upuan ng angkas. So dalawa lang yan. Gagawa ka ng isang makapunit pantalon na pagtataas ng paa para makasampa ka o tutungtong ka muna sa foot pegs bago sumampa. Pero kung gagawin mo yon, dapat abisuhan mo muna yung magmamaneho. Kasi kapag tumungtong ka sa foot pegs na hindi siya handa, baka biglang bumigat yung isang side ng X-Town tapos tumumba kayo. Yung suspensions, nung idinidiin ko habang nakahinto, stiff, matigas. So inisip ko matagtag, pero hindi naman pala, suabe. Suabing-suabe suspension! Ang lambot ng suspension, ang lambot ng upuan. Okay, daan natin siya sa medyo matagtag na kalsada. Buka natin. Gagamitin ko ulit yung term na betlog friendly. Sa lubak man o sa humps, very minimal yung tagtag syndrome sa katawan mo. Mahirap ipaliwanag pero yung mataas na humps, pakiramdam mo mababa lang. Sisiw na sisiw lang. Idagdag mo pa yung sobrang lambot ng upuan. Grabe. Sofa. Ang ganda ng coordination ng shock absorbers niya at saka yung lambot ng upuan niya. Walang kalampag, walang vibrations. Yung placing ng manibela niya, sakto. Hindi gaanong mataas, hindi rin gaanong mababa. Hindi gaanong malapit, hindi rin gaanong malayo. Sobrang komportable nito sa pakiramdam. At sakto rin ang lapad ng handlebar. Yung placing nitong manibela niya, sakto lang yung lapad, sakto yung layo niya sa katawan mo. Panalo. Walang stress o ngalay kang mararamdaman mula palad hanggang balikat mo. Pakiramdam ko, sinukat talaga siya para sa average na haba ng kamay ng mga Filipino riders. Kapag hindi ka nakasampa sa X-Town at tinitignan mo yung dashboard, akala mo magiging malaking harang siya sa unahan mo. Pero kapag inupuan mo na, hindi pala. So kung mapapansin mo sa area na to, kumpara sa NMAX, na parang ang taas, may sensation ka na ang taas nito, ito parang nadudungan mo pa rin yung kalsada. So good job, good job.
nadudungaw mo ng maayos yung kalsada. Hindi lang halata sa video na yan kasi naka-chest level yung camera ko. At dahil sa dalawang bilog na panels, pakiramdam mo, nasa kotse ka. Lalo na kapag tumatakbo na yung motor. Yung tipong gawin mong bilog yung manibela, kotse-kotse na talaga sa pakiramdam. Yung windscreen niya, hindi clear, smoked, yung medyo tinted lang. Sapat yung darkness niya para kitang-kita yung hulma niya, pero sapat din yung transparency niya para di ma-compromise yung vision mo sa kalsada. Pag-usapan na natin yung looks. Aggressive looking ang mukha niya, parang mangangain ng buhay, parang galit na, ang laki pa, ang lapad ng motor na to. Dito talaga bumabagay yung salitang bulky. Yung mga bashers na tumatawag sa NMAX na butanding, ito malamang tawagin nilang balyena. Malaki kasi talaga. Nung makita ko yung bandang gitna hanggang likuran, ang unang pumasok sa isip ko, Suzuki Bergman. Bulky din, at parang ang bigat niyang tignan. Parang mas mabigat pa siyang tignan kaysa sa aktwal na timbang niya. Sa mismong likod niya, makikita mo ang napakagandang layout ng taillight assembly. Yung taillight mismo, ang ganda ng illumination at ang sarap sa mata nung hulma niya. Mas gumaganda pa kapag umilaw na rin yung brake light. Dito sa part na to, mamahalin look talaga siya. Kung utility ang pag-uusapan, malaking pakinabang talaga yung malawak na floorboard. Palagay ko, makakapaglagay ka dyan ng kaban ng bigas na hindi naiipit eh. Pero kung looks naman ang pag-uusapan, ewan ko kung ako lang o pati kayo din. Parang may kulang sa forma eh. Parang mas maporma sana kung meron siya sa gitna na parang sa NMAX at iba pang maxi scooters. Hindi yung ganyan na open lang. Sa looks lang naman yon. Pero sa convenience, mas lamang to. Hindi na kailangan bumuka ka ng mataas para sumampa. Idaan mo lang yung paa mo sa floorboard. Well, sa bagay na yan, panlasa na ng buyer ang magdidesisyon. Sana lang talaga mas nilakihan yung diameter ng mags. Kapag may kaliitan ka o payat, magmumuka ka talagang bata sa laki ng X-Town. Para sa akin, yung looks niya gumigit na lang. Hindi ko masasabing gwapo yung overall look niya, pero hindi ko rin naman masasabing pangit. Sapat lang. Well, ako lang naman yon. Siyempre, iba-iba tayo ng panlasa. Yung performance, convenience, and comfort ng Kymco X-Town CT300 ay nabili ng may-ari sa halagang 222,000 pesos dahil sa promo. Mahal ba? Well, kung gagamitin natin yung peso per cc analogy, 149cc yung Honda ADV, 149,000 pesos din. So 1,000 pesos kada cc, di ba? Yung X-Town, 276cc, 229,000 pesos naman. So 830 pesos lang kada cc. So sulit na rin siya considering na hindi rin naman siya magpapahuli pagdating sa technology. May kasama pang premium features at may nudo up pa. Paano naman siya naging sulit? 229,000 nga. Ang mahal-mahal eh. Well, ang sulit ay hindi nangangahulugang mura. Ang sulit ay yung kayang panindigan ng binili mo yung presyo niya. Masasabi kong na-addict ako sa riding experience ko sa X-Town. Ang naaalala kong unang Kymco scooter na namaneho ko ay yung Super 8. 2010 pa yon. At mula noon, ngayon lang ulit ako nakapagmaneho ng scooter na gawa ng Kymco. At masasabi kong malayo na talaga ang narating nila sa pagtugon sa portion ng mga riders na pang X-Town ng panlasa. Ang scooter na to ay hindi para sa lahat. But I think this maxi utility scooter deserves a chance to prove itself. Ako po si Iki at ito ang Ngarod TV. Dahan-dahan sa pagmamaneho mga paps.